At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Sapatos ni Cinderella, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Daingkit si Dede kay Cindy, kaya gumawa siya ng paraan at gumawa ng kasalanan at ibinintang kay Cindy. At nagsumbong sa kanyang apo na si Miss Burang na may ginagawang mali sina Edot at Anne at si Cindy. Kaya naggalit si Miss Burang sa kanila. Isang araw, nagpunta ang mga DSWD at labor sa opisina ni Miss Buran. Gusto nilang imbestigahan kung totoo na may mga bata silang mga trabaho. Isang araw, hinalungkat ni Dede ang mga gamit ni Cindy at hinanap nito ang sapatos, ngunit may nakakita sa kanya at di niya nakuha ang sapatos. Tinago yun ni Cindy at nagpakita sa kanya ang tinulungan niya na bata noon. At sinabi niya na huling gabi na ng kanilang pagkikita ni Prinsipe Jacob. Kaya gumawa siya ng paraan para makuha niya ang kanyang sapatos na may magic. At natupad nga, nakipagkita na naman siya sa prinsipe. Jacob, Jacob, mahal na mahal kita. Pero kailangan na gawin ko yun. Yun na talaga ang huli naming pagkikita. Ate, tama na. Huwag ka nang umiyak, ate. Hayaan mo. Magkikita pa kayo. An, huling pagkikita namin yun. Sana, ate. Makita mo yung isang pares na sapatos mo para makita pa kayo ni Prinsipe Jacob. Para makabalik ka sa kanyang mundo. An, di yun kadali na mangyari. Di na ako magiging prinsesa. Hindi na kami magkikita ni Prinsipe Jacob. Hindi na. Kasi galit ang inang Reyna sa akin. Nang malaman niya na ako ay hindi tunay na prinsesa. Tinawag ako na makapalang mukha at impostor at maligno. Ang sakit-sakit. Baka nagulat lang sila nang makita niya na ang totoong ikaw. Yun na nga ang dahilan. Kaya nagsalita siya ng masasakit sa akin. At sinabi niya, wala akong magawa kasi magkaiba kasi kami ng mundo ni Jacob. Huwag ka nang umiyak, ate. Tama na. Malay mo, magkikita pa kayo. Masakit sa dibdib ang aming pagkakalayo. Aha! Nandito pala kayo! Ang galing-galing naman ninyo! Madam, pasensya na po. Kulasa! Dali! Ilipat ninyo sa ibang pabrika ito! Dali nyo! Kaya pala hanggang ngayon, hindi pa kayo lumalabas. Kasi nagmamaritis pa kayo dito. Pati ako nadadamay sa kamalasan ninyo. Ang dami pang drama dyan. Kulasa! Kulasa! Dalian mo! Kunin mo si Cindy! Kulasa! Ha? Ano po yun, madam? Si Cindy ba? Tika po! At dadalhin ko na doon sa pabrika natin na isa! Paghihiwalayin ko itong tatlong ito! Wag po! Wag po! Parang awa nyo na po! Wag po! Wag po!
si Cindy. Ililipat na siya sa ibang pabrika. Buti nga sa kanya. Wala na akong magiging karibal dito. Ako na ngayon ang magiging reyna. Ako na ngayon ang magiging paborito. Pero teka, asan na kaya yung sapatos? Ewan. Basta, mawawala na dito ang sindi na yan. Laking tuwa ko talaga pag mawawala na ang babae yun. Oo, gusto ko siyang mawala sa pabrika. Para ako na ang pinakamaganda, pinakamasipag, at pinaka sa lahat ng pinaka. Siyang ginagawa na masama sa inyo eh. Ginagawa naman niya ang trabaho niya. Hoy! Magtigil kang bata ka ha! Baka itapon kita doon sa labas! At ikaw na babae ka, malaki ang kasalanan mo! Kaya halika! Sumama ka sa akin! Ano po yun? Wala po naman akong alam na kasalanan sa inyo. Wala naman akong ginawa talaga. Wala po. Anong awa-awang sinasabi mo dyan? Wala akong awa sa mga kagaya mo na traidor! Oo nga, madam. Talagang hindi dapat kaawaan yan. Kasi malaki ang kasalanan yan sa inyo. Oo, madam! Tama si Nene! Kwan ho, mauna po kayo, madam. Mauna po kayo sa akin. Ate! Ayaw kong mawalay ka sa amin! Ate Cindy! Bitiwan niyo si Ate Cindy! Wala siyang alam sa nga bintang ninyo sa kanya! Wala siyang alam! Madam Buragot, mabuti at nadatnan namin kayo dito. Malaki ang nilabag nyo sa batas. Isa pa, wala kayong business permit. Kaya ngayon, arestado kayo at may warrant of arrest kayo. Wala kayong business permit at hindi tama ang pasahod nyo sa mga manggagawa ninyo. Puro delayed, pati sahod ng mga manggagawa, napakaliit. At isa pa, nagpapatrabaho kayo ng mga bata dito. Hindi tama yan! Juan po, hindi totoo yan. Mga kamag-anak ko sila. Ma'am, may nagsabi sa amin, kaya wag na kayo magsinungaling. Boy, ano, totoo ba na nagtatrabaho kayo dito? At totoo ba na pamangkin niya kayo? Di ba, Intot? Pamangkin kita? Intot, totoo ba ang sinasabi ng babaeng ito? Hindi po totoo na pamangkin niya kami. At totoo na nagtatrabaho kami dito ng walang sahod. Pagkain lang po. At kung hindi kami gagawa, magagalit po siya. At hindi po kami pinapakain ng tomo. At kinukulong pa niya kami sa bodega. Pag kunti lang ginagawa naming mga sapatos, nagagalit po siya sa amin ng tudo. Pinaparusan po niya kami. Di po niya kami pinakapakain. Totoo ba yan, mga bata? Opo. Opo, totoo po yun. Totoo po yun. Totoo po. Mga walang hiya kayo? Wala kayong utang na loob? Ikaw, Cindy ha? Alam ko na ikaw ang nagsumbong sa akin.
Wala kang utang na loob! Mrs., huwag po kayong magalit sa batang yan. Kasi di naman siyang nagsumbong sa amin. Ano? Hindi siya? At sino naman ang nagsumbong sa akin? Eh, siya lang naman ang may ganang magsumbong! Madam, kahit na masama kayo sa akin, sa amin, ni minsan di po ako nagsumbong. At alam ko na maaari kayo makulong kahit na binaparusahan niyo kami. Ah, ganon! At sino naman ang may lakas ng loob na isumbong ako? Sino sa inyo, ha? Madam, sandali po. At makikita ko naman kung sino po ang nagsumbong sa inyo. Teka, sino ba yung dalagita na nagtatago? Teka po, ayun po siya. Siya po ang nagsumbong sa amin at namumukhan ko po siya. At di po ako nagkakamali. Siya po yan, yung dalagitang yan, ang nagsabi sa akin. Iyan po ang nagsumbong. Di po ako nagkakamali. Siya po ang nagpunta sa aming tanggapan. Sinasabi ko na nga ba eh. Traitor ka. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Ang alam ko na traitor na sinasabi mo si Cindy. At sinisiraan mo siya sa akin. Yun pala, lahat ng yon ay gawa-gawa mo, ha? Hindi ko naman balak na magsumbong eh. Yun lang po ang gusto ko lang kasi... mapagbintangan tong si Cindy para siya ang pagbuntunan niyo ng galit. Ah! Traitor ka talaga! Ahas ka! Madam, arestado po kayo. Kaya huwag niyo lang tangkain nasaktan ang batang yan. Kasi totoo pala na nagpapatrabaho kayo sa pabrika niyo ng mga bata. At mabigat na parusa po yan. Child labor at kulang sa pagpapasahod. Hindi ba kayo nagkukonsensya? Wala kayong awa. Inabuso ninyo ang karapatan nila. Sir, huwag niyo akong hulihin. Eh, mabait naman ako. Kulasa! Tulungan mo naman ako! Kulasa! Ha? Eh, ano po yan, madam? May sasabihin kayo? Eh, hindi ko kayo pwedeng matulungan. Eh, ilang buwan din na wala akong sahod sa inyo eh. Eh, dilim na nga pati pagkain ko, kulang pa. Kaya siguro, minsan nabibingi ako sa inyo eh. Hoy, Kulasa! Kahit kailan, hindi kita ginutom. Kaya wag kang magsalita ng ganyan. Tulungan mo ako, Kulasa! Tulungan mo ako! Ayoko mabilanggo! Tulungan mo ako! Si Madam Burangot, hinuli na siya. Ngayon, di na tayo ikukulong sa bodega. Malaya na din tayo, Cindy. Pero, saan naman tayo pupunta? Alam ko na magkakahiwalay tayo. Saan tayo pupunta ngayon? Ate Cindy, paano na kami? Alam mo naman na wala kaming mga magulang. Ate Cindy, anong gagawin namin? Ate! Usap? Kasi gusto ko na... Bakit ka nandito? Di mo na kami maapi pa.
kasi nakulong na ang madam mo. An, huwag kang magagalit sa akin. Diba, bati naman tayo. Kasi, nagawa ko lang naman yun. Kasi nga, nainggit talaga ako sa kanya. Malaki ang kasalanan ko. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa inyo. Patawarin niyo na ako. Kasi aminin ko, alam mo, kaya kita laging binubus ka. Eh kasi, ang ganda-ganda mo eh. Nainggit kasi ako sa'yo, Cindy. Sana mapatawad mo ako. Sana, di ka nainggit kay Ate Cindy. Kasi, pare-pareho lang naman tayo dito eh. Nene? Inggit na inggit talaga ako sa kagandahan mo, Cindy. Kasi wala ako noon. Laging ikaw ang bida. Sana, kasing ganda mo naman ako, kaya ako nainggit sa iyo. Alam mo, Nene, di naman nakikita ang ganda sa isang tao. Ang nasa isip mo, maling-mali. Alam mo ang kagandahan? Andiyan sa loob ng puso mo. Kung ano ka, kahit maganda ka, kahit ano pang itsura mo. Alam mo, hindi basihan ang panlabas na anyo, kundi dyan sa loob ng puso mo, yung kabutihan. Alam mo, nahiya ako eh. Pangit na nga ako. Pangit pa ang kalooban ko. Wala na, hindi ba? Ang sama-sama ako. Sana mapatawad mo ako. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Kasi maganda ka na ngayon. Dahil inamin mo ang mga mali mo. Ang di maganda na ginawa mo sa kapwa mo. At alam ko na pinagsisisihan mo naman yun, di ba? Pinapatawad ka na namin. At sana magbago ka na. Mahal na prinsipe, hindi pa magkasya yung sapatos sa isang babae. Sino ang susunod? Ha? Ikaw? Prinsesa Cindy? Oh, aking prinsesa. Ang akala ko hindi na tayo magkikita. Salamat. Salamat at bumalik ka sa akin. Mahal na prinsipe Jacob, andito ulit ako. Mahal na mahal kita. Prinsesa Cindy. Ate Cindy! Ate Cindy! Nandito kami! Ha? Paano kayo nakarating dito? Sinamahan kami ni Fairy Godmother! Kaya nakapunta kami dito! Hinanap ka namin! Tapos ganito nga ang nangyari! Pinapikit niya ang aking mga mata! Tapos nandito na kami! Ang ganda-ganda dito! Totoo pala yung magic, Ate Cindy! Tapos, andito na kami ni Intot. At ito, nagkaganito na. Ang ganda ng aming damit. Totoo pala ang lahat. Totoo ang magic, Ate Cindy. Oo nga! At ang pogi pala ng Prince Charming mo, Ate! Hi! Siya si Prinsipe Jacob. Cindy. Patawarin mo ako sa pinakita kong kagaspangan sa iyo doon. Ngayon ako naniniwala na di kayang sukatin ang kayabanan ng isang tao. Mas mahalaga ang magandang kalooban at masaya kami na ikaw ang minahal ng aking anak. At ikaw ay magiging prinsesa sa kaharian ng amor. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po si Jacob. At napakalungkot ko nang di na kami nagkita. Ngayon, hindi ka na malulungkot, mahal kong prinsesa. Hindi na. Magsasama na tayo. Music.
Diyan na nagtatapos ang ating kwento. Naging masaya na sina Prinsipe Jacob at Prinsesa Cindy. Kaya wala nang problema sa kaharian ni na Jacob. At si Prinsesa Cindy ay naging totoo na naging prinsesa siya. At mahal na mahal nila ang bawat isa ni Prinsipe Jacob at ni Prinsesa Cindy. Sila'y nagpakasal at masaya silang nagsasama. At diyan na nagtatapos ang kwento ng inyong Lola Sela. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Sapatos ni Cinderella dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.